Cura Paroko, Reverend Father Douglas Dibadong. Maging sa kabundukan o sa karagatan man, sa ilang man at parang panawagan ay bumukal. Kung ang yaring atas ay ang ating ipamansag, mga gawa at habilin mo sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig ayaw ng iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong iniibig. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan, at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangaral ko sa mga Hintil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nila akong hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hintil, tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga Hintil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hintil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pabayaan ng mga dukha,
na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro'y nasa Antioquia, hayagan akong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hintil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang mga ibang kapatid doon ng mga Hudyo. Pati na si Bernabe ay natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, "Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral tayo pong lahat. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 27th linggo sa karaniwang panahon. Napakahalaga po talaga na sa isang leader nagsisimula ang pagpapakita ng mabuting halimbawa. Yung maging influencer pagdating sa kagandahang asal o kabutihang loob. Sa ating ebanghelyo, lumapit ang mga alagad na Jesus sa kanya para magpatulong kung paano siya manalangin, kung paano siya magdasal. Kasi kadalasan o madalas nating naririnig na si Jesus ay laging nagdarasal. Pagkatapos ng napakaraming gawain, siya ay gigising ng maaga, pupunta sa isang ilang na lugar o tahimik na lugar
magdarasal siya. Bago at pagkatapos ng kanyang gawain, siya ay nagdarasal. Kaya ngayon, lumalapit yung mga alagad, nagpapatulong sa kanya. Dahil nakikita ng mga alagad yung kanyang ginagawa o maging yung kanyang paraan ng pagdarasal. Si Jesus ay itinuturing na isang guro, itinuturing na isang Panginoon. So, siya yung leader ng mga tao, no, na lalo't lalo na na mayroong mga inihahanda siyang magiging leader ng simbahan na kanyang itatatag. Kaya sa unang pagbasa, ganun din, pinaalala ni San Pablo kay Pedro na kailangan maging authentic ka sa kung ano yung ipinapakita mo. Hindi yung mapapakita ka lang dahil walang nakakakita kasi siya ay isang Hudyo, nakikisalo siya sa mga Hintil. Eh sabi ni Pablo kay Pedro, hindi ka makakahikayat niyan kung magkakaroon ka ng pagkukunwari. Kaya kung gusto mo silang mahikayat, then mamuhay ka katulad nila. Ipakita mo. Hindi yung kapag nandyan yung mga kasamahan mong Hudyo, ay iiwanan mo ang mga Hintil. Kung wala na sila, makikisama ka sa mga Hintil. So, isang magandang paalala ito sa atin, no? Kasi tayo din ay mayroong mga, kahit papano, no? Mayroong mga tumitingin sa atin. Mayroong, kaya nga sa isang simbahan, mahalaga ng isang pinuno ay nagdarasal. Sa isang organisasyon, makikita ang mga leader na nagdarasal. Ngayon, sa ating mga kakatapos lang po ng filing ng candidacy kahapon, ang dami-daming taong sumama sa mga gustong kumandidato. Kaya isang malaking responsibilidad, no, na kanilang dadalhin kung ito bang mga followers nila ay mapapabuti ang kalagayan o ito ay mapapasama. Na dapat niya tinataglay ng isang mabuting leader ay yung siya mismo ay nagdarasal. Kung siya mismo ay lalapit kay Jesus at magpapatulong kay Jesus, magagampanan niya ng naaayon sa Diyos ang kanyang magiging mga tungkulin. Sa mga tatay, diba? Sa mga tatay na naririto, kung nakikita ng inyong pamilya na ikaw ay nagdarasal, maihikayat mo ang iyong pamilya. Kaya lang, ano nga ang nakikita sa mga tatay? Madalas lang nakikita yung mga tatay, yan, umiinom, nagbibisyo, kaya naiimpluwensyahan din yung mga anak na kapag lumalaki, ganun din, kasi yun yung nakikita. So kung ipapakita ng mga tatay na sila ang namumuno, nangunguna sa pagdarasal, makikita ng mga anak at gagayahin ito ng mga anak sa kanilang paglaki, sa kanilang pagtanda, pag sila naman ang nagkaroon ng pamilya. Na huwag nating maliitin, huwag nating baliwalain ang kapangyarihan ng pagdarasal. Amen? Manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw, na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso
upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpasan ng kanilang krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya nawa ng sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, inakala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Narita at Aurelio na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghinapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mamanamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para bigyan mo kami ngayon
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga. Sinuwanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuwanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mo. Nuestro Padre Jesús Nazareno,